So yo, what's up guys? Andito tayo ulit sa JG Paradise. So yun, magandang tanghali sa inyo. Na-take ko na tong video na to before, kaso nasira yung cellphone ko. So te-take ko ulit. Ang topic natin ngayon is yung nakukuha ba ng mga anak yung itsura ng tatay nila pagka nagkakasakit. So yun ang itatopic natin para magkaroon kayo ng idea kung nakukuha nila yun. Kasi marami nagtatanong sa akin about doon kung pagka nag-clamping ba yung tatay, nagka-clamping din yung mga anak. So dito malalaman natin yung sagot. So yung bibigyan natin, ang papakita natin sa sample is yung ABT ko, yung albino blue topaz ko. Yung albino blue topaz na papakita ko dito is siya yung groom ko, yung nagtopic tayo ng pag-groom ng ABT. Then nagkasakit kasi siya na sira yung buntot niya. So, pero ginamit ko pa rin siyang breeder. So, makikita nyo yung anak niya, kung ano yung naging itsura ng anak niya. So, di ko na patagalin to para ma-edit ko agad. Kasi nanghiram lang ako ng cellphone para makapag-vlog. Kasi sayang yung oras, sayang yung panahon para makapagturo ako sa inyo. So, papakita ko na sila sa inyo. Then, papakita ko sa inyo rin yung update sa mga breeder ko, yung mga nanganganak. So, yung mga nandito kasi, napalitan na, nanganak na yung mga unang nilagay ko. So, yung nandito ng mga female is yung second batch na ng mga nanganganak. So, makikita nyo, may mga prime na. So, tara, tingnan natin ang topic natin. So, guys, ito yung sample natin. Kung nakikita nyo, yung dalawang ABT na lalaki. So, ito yung tatay niya. Then, ito yung anak. Yung anak na yan, sinali ko sa ano, sa online show. Kung gusto nyo makita yung mga quality ng mga guppy doon, search nyo lang yung Royal Rambulan on ano, guppy show. So, ilalagay natin dito sa video natin yung ano, yung description, yung link nung Royal Rambulan para makita nyo yung mga quality na guppy. So ito yung tatay. Ang paliwanag dito is hindi nakukuha ng mga anak yung mga itsura ng tatay pagka nagkakaroon ng sakit. So ang dami kasi nagtanong nito, kaya itatopic natin. So kung mapapansin nyo, yung tatay sira-sira yung buntot, then tiklop na yung dorsal pin niya, then nagkaroon ng clamping to, gumaling lang. So ang naging sakit nito is pin rot, then na-stress na siya, tumiklop yung buntot. Buti na gamot ko pa siya. Then nung nagamot ko siya, nung gumaling siya, ginamit ko siyang breeder. Kasi pag hindi ko siya ginamit, makakat yung line ng BABT ko, kasi siya na lang yung naiwang lalaki sa akin. So nagsugal na ako. Ginamit ko na siyang breeder para lang mabuntis yung nanay niya. So ang binangga ko sa ABT net sa mail na to is yung nanay niya. So ito yung naging bunga nung anak nila, isa sa mga sinali ko sa show. So kung mapapansin nyo, yung buntot ng anak niya is bukang buka, hindi gaya nun sa kanya. Kung hindi siya nagkasakit, ang magiging buntot niya is kagaya rin ng anak niya, nakabuka. Nagkasakit lang siya. Ang pinakaibahan lang nila, yung tatay kasi merong kulay puti sa buntot, pero yung anak niya wala. So may chance talaga ganun na hindi nakukuha ng anak yung kulay puti na yon. Pero dahil na nasa genes na nila yung ganyang ano, puti, so may chance pa rin na naglalabas sila ng kulay puti. Mag-selective lang talaga kayo. So hindi naman masama ibenta yung may kulay puti na yon, dahil breeding materials lang naman siya. Pwede naman na i-breed siya, then dun sa anak kukuha na pang show. Gaya nung ginawa ko, ayan, anak niya yan, then nakakuha ko ng clear na buntot, walang halong kulay, kahit sa katawan niya. Yun, makikita nyo yung pagiging malinis niya. So, hindi niya nakuha yung sa tatay niya. Hindi niya nakuha yung clamping, yung pin rot, o yung puti sa katawan. So, yung sakit na yan, mananatili lang yan sa katawan ng tatay, hindi napapasa yan. So doon sa mga nagtatanong, ayan na yung sagot natin. Hindi nakukuha yung pin rot, yung clamping, or kung ano man sakit na napunta sa tatay.
hindi niya mapapasa 'yun kasi hindi naman jeans 'yun eh. Kumbaga sakit lang 'yun. Nakukuha 'yun ng gapi natin kahit anong oras. So ayun ang topic natin. Tayo pupunta tayo dun sa papakita ko sa inyo yung mga nanganganak ngayon, mga breeder natin. So guys, nanganganak ko ngayon na strain Silver Blue Lace. So nakatong line ko na to kaya nawala to sa available ko sa pagbebenta. So ayun yung mga prey niya. Sobrang dami. Siguro nasa 40 pieces na prey to. Ito yung nanay. So kung hindi niyo nakikita kasi low spec lang kasi yung cellphone na gamit ko. Hiniram ko lang to sa nanay ko para lang makapag-vlog ako. So may kasama siyang isang female dito, yung Red Dragon snake skin natin. Pero hindi pa siya nanganganak. So kahapon minanganak na dito is yung Red Dragon snake skin din, yung kasama nitong isa. So ayun yung mga anak, ito yung anak ng Silver Blue Lace. Then dito sa kabila is anak nung P-Dirt ko, Platinum Dumboy Red Tail. So ang ginseto is Half Moon. So sinali ko sa show to, makikita nyo sa Royal Rambulan yung sinali kong Half Moon na to, yung P-Dirt ko. Then dito sa kabila is yung albino full red ko na second generation ng line ko. Dalawang babae yan, so tinanggal ko na, inanong ko na sila. Binukod ko na para sure ball na makakuha ko ng prey. Para lang doon sa kabilang generation nila. Kasi ito yung dalawang female na to, yung dalawang naiwan sa line ko. So kailangan ko pa rin ng line nila. Kaya kailangan ko ng anak nila. Then dito naman yung Citrocoy natin, albino, Tuxedo Citrocoy. So papakita ko sa inyo yung prey nila para makita nyo na malapit na sila mga anak. Huliin ko lang. So yun guys, nahuli ko na yung Citrocoy natin. Yun, sana nakikita nyo yung mga prey. Malabo kasi yung camera natin. Ayan, ano lang to 8 megapixel ata or 6. Yun, kung napapansin nyo yung egg nila tsaka yung prey, so hindi pa siya nanganganak, nakakapag-produce na agad siya ng egg. Kung makikita nyo siya sa personal, makikita nyo yung egg na sobrang liliit pa lang, yun yung bagong produce niya. So yung medyo may itim-itim sa chan niya, yun yung mga prey, nakikita yung mga egg niya, ay yung mga mata. Yun, malabo kasi. Yun, sana magkaroon na tayo ng bagong cellphone para magamit natin sa pagbablog. Yun, kung nakikita nyo yung sa may bandang gitna na chan, yun yung mga bagong egg nila, yung maliliit na puti. So malapit na mga anak to, siguro mga 1 week na lang ilalabas na nila to. So doon sa mga nakabang dito, ipopost na lang natin sa page. Then yung sa raffle natin, iano natin sa susunod na linggo. Hindi itong darating na Sunday ah. Sa susunod na Sunday. Kasi dapat itong Sunday natin ira-raffle. Kaso nasira yung cellphone ko. So wala tayong magagamit. Kaya ang raffle natin sa susunod na Sunday. So ayun guys, yung update natin sa mga nanganganak dito. Doon na tayo sa shoutout natin, yun. Tara, punta na tayo sa ating upuan. Yun guys, nakita nyo yung ABT na sample natin na hindi naman napapasa ng mga tatay yung mga nagiging sakit nila. So, pwede pa rin kayong gumamit ng mga lalaki na may mga sakit. Pero iwasan nyo lang syempre, baka yung sakit is active pa. So may chance na mahawa yung nanay. So kailangan pag maggagamit kayo ng lalaking AB time, lalaking may sakit, siguraduhin natin walang sakit, wala na siyang active na bacteria sa katawan para hindi niya maipasa sa babae. Kasi kawawa naman yung babae pagka nag-shoulder siya ng sakit tapos nabuntis siya, baka mamatay lang siya after niya mga anak. So kawawa naman. So yun ang iiwasan natin. So dito tayo sa shoutout natin guys, kasi maliit na MB lang yung cellphone natin, baka mapuno.
So, shoutout kay Oliver Pinaranda, kay Robert Pilera, kay Renato Domingo from Taytay Rizal. Yun, shoutout sa iyo sa Taytay. Then, shoutout kay Roland Garcia, then kay Cubs Pampanga. Yun, shoutout sa iyo. Then, shoutout kay YT Prem from Albay. Yun, support natin, YouTube niya ata to. Then, shoutout kay Earl J. Rald Roldan, kay John Mark Cerrito, then kay Safety Six Felix. Yun, shoutout sa iyo, Master. Then, shoutout kay Eric Bigata. Yun, shoutout sa iyo, boss. Balik ka na rito. Then, shoutout kay Milso Kake, kay Jesse Real Shoko from Maclan, kay Edias Gapis from Maclan din. Yan, yan. Shoutout sa inyo. Then, shoutout kay Roger Ramos, kay JYD Gapis ng Igpit Misamis Oriental, at kay Badjao at Elmo. Yun, shoutout sa inyo dyan sa Oriental Misamis. Then, shoutout kay Isdang Gala TV, kay Joy Nito Akat, kay Blue Marilyn 2004. Yun, shoutout sa inyo. Then, shoutout kay Prince Gapi, kay Michael Jan Javier. Yun, maraming salamat sa mga nagpa-shoutout dun sa panonood nyo. Yun, sana magkaroon na tayong bagong cellphone para makapag-vlog cool tayo ng medyo malinaw-linaw na camera. So ayun guys, hindi ko na patatagalin to kasi magpapakain pa ako ng isda. Abangan nyo na lang yung susunod nating upload. Ayan, dito lang yan sa JG Paradise. Kaya magbabalik ang JG Paradise. Bye bye!